Tulay pa rin matalas ang puto. Kagandahan ko ay nasa panloob, so huwag ka nang lalabas, ha? Ang totoong fresh ay juicy. Pag juicy ka, fresh ka. Dati na akong nabigyan ng chinelas niyan. Kaya alam ko, yung so tama na yan. Sasabihin pa ako. Hello! Hello! Hello, mga ka-freshness! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Wilbert Tolentino YouTube channel. So guys, kung kasing fresh nyo ako, huwag nyong kalilimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa YouTube channel ko. At syempre, huwag nyong kalilimutan kalimbangin ang notification bell para magkalimbangan tayo. Para updated kayo sa fresh na fresh video galing sa inyong ka-freshness, Wilbert Tolentino. Hello mga ka-freshness, welcome back to my YouTube channel. My name is Wilbert Tolentino. At kasama po natin si Chad Jonas, also known as Modelong Chubby. Hi, everyone. Ang pambansang lobby natin, si Mami Jen. So, Chad, magpakilala ka nga sa ating mga... Hi, Antara. So, I'm Chad Jonas. Please follow my official Facebook, Chad Jonas, Instagram, like, and Twitter, official Chad Jonas. And please don't forget to subscribe and share my YouTube channel, Modelong Chubby. At ikaw naman, Mami Jen, sigurado, wala kang like ka, wala kang Instagram, wala kang ano. Magpakilala ka sa sarili mo. Grabe. Katulad ni Chad, marami siyang Instagram, meron sa Twitter ako, wala. Just subscribe in my YouTube channel. Ang pambansang labi, Mami Jen. Siyempre pa, kung gusto niyo ng mga kakaibang mga content, manood kayo ng channel namin tatlo. At mga ka-fresher, wala po siyang, aside from mga social media, wala rin po siyang LinkedIn. Ay, grabe. Patingin. Meron naman, meron, na kote. So, okay lang yun, mama, kahit medyo kinakus tayo sa ngipin, talaga namang may pagbonat at kumikinang sa gusto. Diba? Ay! Ingatera! Wala ko intensive. At simulan na natin ang debate ng ka-freshness, the ultimate online battle! Freshness, at dito tayo sa debate ng ka-freshness. So, Chad, bigyan natin ng criteria sa ating mga ka-fresher. So, ayun, meron na naman po ulit tayong panibagong pair para para sa paglalaban nila, pagdadebatehan nila, ha, kung sino ang mas fresh. At ang mananalo sa round na ito ay magkakamit ulit ng 20,000 pesos at merong consolation na 5,000 pesos. At para malaman kung sino ang nananalo sa every round, lalo na dito, mag-comment down below lang kayo kasi starting from now, meron na tayong 10 days mga ka-fresher para bumoto kayo kung sino sa tingin kanilang dalawa ang mananalo sa round na ito. Diba, Mami Jen? Correct. Mananalo, hindi nananalo, Chad. Ay, mananalo. Correct natin yun na. Mananalo pa lang. Pero, malalaman natin ito based doon sa word na will. Siyempre pa, paglalabanan nila ang wit, intelligence, and language. Ayan. So kaya, exciting na po. Susunod na pair na maglalaban based doon sa kanilang pagkikinig ng topic pala yun. Ah, okay. So mga ka-fresher, meron tayo mga ka-freshness na board of directors, monitoring officer si Franken Dan Coproa. Yes. At isa pang monitoring officer natin ay si AJ Palaw. So mga ka-freshness, eto ng round na to. Pakilala natin ang dalawang kalahok na diyosa ng diyosa ng Q&A. And let's now call on our first participant. What's up mga ka-freshness? Ako po si Mitch Monte Carlo Swanson, ang inyong si Miss Q&A Interclaga 2019. Naniniwala sa kasabihang, tsak, nakapupulutan ninyong lahat ng aral.
Dahil sa panahon ng pandemya, ako po ay naniniwala na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ako'y lubos na naniniwala sa katabihan. Sa droga ay talo ka. Pag hindi ka, direkta. Denied! Thank you! Kaloka! Maraming salamat for inviting me here. And maraming salamat sa lahat ng sumuporta dahil hindi ko ini-expect na sa akin mapupunta yung 1 million. Thank you so much! Wala pa ka! 20,000 ang mananalo. Nakasambal, mapupunta din tayo doon. Sa grand finals pa lang yun. Maraming salamat for your share with you. And of course, i-invite ko po kayo. Kung may mga kailangan po kayo, lapitan nyo lang ako. Kabataan! Mga kabataan na may kailangan. Ako ya, yung nilapitan, at saka na kayo'y aking matutulungan. Gusto ko pong i-invite ang aking mga social media, aking Facebook account, which is Mitch Monticarlo. Yun lang po, nag-iisa, one and only na aking Facebook account, and ang aking pong Instagram, Mitch Quere Intercalaga 29. Maraming salamat! At siyempre, ang kanyang mga katunggali, ang katulad kong fresh na fresh, walang ngipin, pero fresh na fresh, na nga din ang pasok! Ay, kawangit ka! Maro, ako! Anak mo! My name is Juliana Parskova Segovia, your Showtime Miss Q&A first ever Hall of Famer and first Grand Winner. Namiss niyo ba ang kuko ng tuta? Nandito at nagsasabi, kulay pa rin matalas ang kuko ng tuta. And I, thank you. Patingin nga ng kuko na niya. Kuko ng tuta, tapos paa ng tuta. So mga ka-freshness, bago tayo mag-start, magbato-bato pick muna sila para kung sino mananalo, doon po sila papuesto. Correct. So, at malalaman natin kung sino ang magsasalita muna. Yes. Isa lang. Pwede bang isa'y gamitin? Bato-bato pick! Si Mitch ang unang magsasalita. Ayun. So mga ka-freshness, pagde-debate nilang dalawa ay una, si Corina Sanchez at Jessica Soho. Kung sino mas fresh sa kanilang dalawa. Kakaloka! Timer, start now! Well, ang katanungan ko ay tatanungin kung sino ang pinaka-mas fresh doon sa dalawa. Kung si Corina Sanchez ba o si Jessica Soho. Obviously, hindi na natin kailangan pang paligoy-ligoyin at hindi natin pwedeng iligaw ang katotohanan na base sa larawan, ang fresh ay talaga si Corina Sanchez. Unang-una pa lamang, hindi lang sa mukha, kundi sa kanyang buong katawan. Dahil ang kagandahan naman ay hindi naman mababase lang sa kanyang mukha, kundi ang overall na personality nito. And speaking of pagiging maganda, hindi lang ito outer. Ang beauty comes from within. When it comes to Corina Sanchez, napaka ang kanyang credibility when it comes sa pagbabalita at broadcasting ay talaga namang subok na, which is yun ay nagpapatunay o sumisimbolo ng pagiging maganda niya. So, wala nang question. Bye! Tapos na. Tapos na yung 45 seconds. Next, we have... Go! I believe, syempre, mas fresh si Miss Jessica Soho. Bakit ikaw na nagsabi na ang ka-fresh na hindi binabase sa isang larawan lamang? Paano masasabing fresh si Corina kung yan filtered na? Ito na kay Jessica Soho, nakita nyo naman, kahit sa personal, pag na-meet siya, ganyan na talaga siya ka-fresh. Pangalawa, sabi mo, credibility. Ang credibility, binabase yan kung gano'ng ka nakatagal sa larangang napili mo. Si Jessica Soho na una ka, Miss Corina Sanchez. Bagamat, si Jessica Soho mas marami na patunayan sa news and current affairs, kaya naniniwala ko na totoong fresh ay si Jessica Soho dahil alam niya kung paano alagaan ang sarili niya mula ulo hanggang paa hanggang sa career na napili niya. Dahil ang tunay na freshness hindi lang bumabase sa physical, kundi bumabase rin sa kung ano ang pwede mong ibigay sa mga taong niniwala sa'yo. Ay, wala namang asak na. Thank you. Apakagaling. Kakaloka. Okay.
Una-una, I beg to disagree. Huwag mo sinasabing naka-filter si Corina. Hindi mo ba nakita ang itsura ni Jessica Soho? Una-una, te, hindi filter yan. Bakla ka, ano klaseng apto? Snow yan. Hindi ganyan siya kaliit, te. Nagiging aso siya, nagiging bear siya. Pag tinatapat niya sa screen yung mukha niya, hindi siya ganyan kalaki. Maliit lang yan. Si Corina, ganyan talagang itsura niya dahil dati na akong nabigyan ng chinelas niyan. Kaya alam ko, huwag mo ako ilaano, te, ha? Ipagtatanggol ko si Corina, mas maganda kasi hindi lang ako nabigyan ng chinelas niyan. Pati jowa ko, nabigyan. Kaya huwag mo kami inaano. Si Jessica, kaya siya galit kay Corina kasi walang kasyang chinelas dahil nga mama nas ang paa niyan. Huwag ang parang ano. Well, and I, thank you. I believe si Jessica to ang pinaka-precious sa lahat. Bakit naniniwala ako ko na nakita mo kung sinabi mo na ito naka-snow, nakita mo si Corina Sanchez naka-soda. Yun din ang ginagamit mo minsan, soda, para mawala yung mga burog-burog mo. Kaya ako naniniwala ako si Jessica ang tunay na precious dahil minsan ko na nakasama si Miss Jessica so sa kanyang palabas dahil ako yung mismo nag-extra mga multo kung saan ako yung nandun doon at sinasabi niya sa akin kung paano talaga ang totoo maging fresh. At bagamat ganyan ang katawan ni Miss Jessica Soho, naniniwala ako na ang totoong fresh ay juicy. Pag juicy ka, fresh ka. Kaya walang magagawa si Corina sa chinelas. Dahil kung ang chinelas ang papantapat kay Jessica Soho, walang sinabi sa mga fats ni Miss Jessica. Dahil ang fats ni Jessica Soho ay tunay na yummy. Okay, go last round, mama. Huwag mo kaming inaano. Ano sinasabi mo na burong-buro yung mukha ko? Wow! Kung makapagtanggok kay Jessica, wow, sa pag-aalaga, hindi mo muna in-apply sa sarili mo, te, bago mo inano sa iba. Huwag naman laging ganon, kasi pupurihin mo yung iba, pero ikaw, pinuri ka ba niya? Hindi, kinakailangan. Ang ganda nagsisimula sa atin bago natin i-appreciate ang ganda ng ibang tao. Lagi mong tatandaan na ang kagandahan hindi lang makikita sa panlabas, di ba? Lagi nakikita sa panloob. Kaya ang kagandahan ko ay nasa panloob. So, huwag ka nang lalabas, ha? Di ba? So, nakita mo na may itsura palang di Corina, di ba? Nakita mo, titigan mo mabuti, te. Titigan mo mabuti. Bibigyan kita ng oras dahil sinasabi niya sa'yo, Juliana, handa ka na ba? And I, thank you! Wait lang, hindi pa tapos, no? Pero pa siyang matitira. Okay. Last 45 seconds, mama, go! Pinakahuli sa lahat, sasabihin ko sa inyo, ang tunay na fresh ay sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa physical na kaanyuan. Ako naniniwala ako na si Miss Jessica Soho meron yung skincare routine. Alam niya kung ano mga derma na dapat niyang puntahan. Si Corina Sanchez, hindi mo naman kilala yun ng personal eh, pero si Jessica Soho, kilala ko yan, close kami yan. Kasi alam sa akin, hindi niya ako pinuri. Pinuri niya ako, mapapanood mo sa videong ito. Pero mamaya na, pagkatapos ko ipagtanggol si Miss Jessica, dahil si Miss Jessica mismo naniniwala ako na kaya niyang alagaan ang sarili niya na hindi niya na kailangan ng mga public kineme pa dahil alam ko na si Jessica Soho mismo ay talagang icon na legendary na sa industriya ang napili niya. Kaya naniniwala ako na mas fresh si Jessica Soho dahil nakita mo, buhok pa lang, effortless na. Pisngi! Ay, tapos pak. Na! Pak! Apak! Nakakaloka! Ano ba yung princess na? Nakakaloka! Po! Di ba nakakaloka yung mga sagutan sa tatawagin natin si Sir Wilbert Tolentino at si Mami Jenna Pambansang Labi para sa kanilang mga kung anong masasabi nila sa dalawa nating contestant. Nakakaloka. So mga ka-freshness, walang mananalo sa kanilang dalawa dahil pareha sila magaling. Mag-comment na lang kayo kung sinong pinaka magaling at pinaka gusto ninyong mananalo sa episode na to. So please like and share this video kung nagustuhan ninyo at para sa iyo. Actually, talagang... Actually, naloka din ako eh. Parang they deserve both their titles upon this battle nila. Nako, abangan na lang natin talaga kung sino ang mga choice ng ating mga ka-freshness. Pressured kay Juliana dahil siya ay taga-ABS pero pinagtatanggol niya ang kabilang network. So alam na natin mga ka-pressure kung sino mananalo, mag-comment lang kayo. Correct! Comment na kagad! Agad-agad! Down below! Siyempre mga ka-freshness, bago natin tapusin ang episode na to, kailangan subukan din natin ang ating dalawang angels natin. Kasi nagpapasubscribe sila kaya kasakasama ko. Kayo ay pagtanggol mo naman ngayon kung sino mas presya niya sa Corina o ikaw si Jessica Soho. Timer start now. 45 seconds din. Kaya totoo naniniwala ako sa mga sinabi niya kasi si Corina namigay ng chinelas, nabigyan din yung jowa ko. Sampu sila. Yung mga taga-provincia nabigyan ng chinelas.
chinelas. Wala din akong chinelas dati. Ngayon nga, nakasapatos na ako, nakaboots na. Nabo, Jessica, so... Laging multo-multo. Multo daw yung multo nga doon. Naka-face shield nga. Multo takot sa ano? Takot sa COVID. Hindi totoo yun. Kaya mas fresh ko rin na. Okay na ako doon, Mami Je. Naku, Diyos ko. Ang tunay na fresh. Si Jessica So, hello! Nasaan si Kuli? Wala nang show! Ang kapuso mo, Jessica So, until now, airing! At namamayagpag sa rating! So, sino ang press? Siyempre si Jessica, hanggang ngayon, pinapanood pa! Hindi na yung show pa si Kuli! Wala eh! Pero nasa TV5, gumipat siya mama kasi pagka-fresh. Pinag-aagawan pag-fresh mama! Ang nakaka-fresh, yung totoo ng babalita, hindi yung katulad niya IKMJS na yan, ang daming aswang na pinuntahan sa probinsya, wala naman kami nakita ni isa! Eh di ba? Kasi ang tunay na aswang na dito! Lalo yung kapabasa aswang eh! Ayan ang patutuo! Mami, bakit kita tunay na aswang? Eh araw-araw tayong magkasama! Tama na yan! Ay, sasabihin pa ako! Bakit ba ako nasali dito? Nakaka-pressure pala to! Ano pa nang umulit? Kaya, nako, kung sino ba naman nanalo dito, abangan natin! Based on your comments down below. So mga ka-freshness, ito ay for fun and entertainment lamang to. Wala pong personalan. So katuwaan lang po at kanya-kanyang opinion lang po para lang ipaglaban ang mga ka-freshness lang. So hanggang sa muli mga ka-freshness!